Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo yung magkwentuhan. So kahapon nga ay napanood natin ang Game 1 ng Milwaukee Bucks at ng Boston Celtics. Patungo sa series na ito ay inaasahan ng madami ng Celtics ang magwawagi at posibleng pa nga daw na mawalis ang defending champions. Dahil kung nagawa nga daw nila ito sa Brooklyn Nets, kaya din nila itong gawin sa Milwaukee Bucks. At out pa nga daw ang second best player nila at multi-time All-Star Chris Middleton. Well, ito nga mga kaibigan na nakalimutan ng madami. Ang Bucks ay mahusay na defensive team kumpara sa Nets. At may play nga sila offensively, hindi katulad sa Nets na ibigay lang kay KD at Kyrie ang bola at sila na ang bahala na magpatakbo ng team. Ayon nga kay Jaylen Brown ay tila ba sinuntok sila sa bibig ng Bucks sa simula ng game. Habang ayon naman kay Shaquille O'Neal at Charles Barkley ay nagulat daw ang Celtics sa Bucks dahil kung gumana nga daw ang physical play nila laban sa Nets, sa Game 1 naman ay nabaliktad dito dahil sila daw ang pinisikal ng Bucks. Nakita mo nga daw si Smart na sumasakit na ang balikat. Si Robert Williams at Jaylen Brown ay may mga iniinda na. Si Jason Tatum ay pinagpaglan daw at nagulat nga daw talaga ang Boston Celtics. Alam nga daw nila kung ano ang plano nilang gawin, ngunit iba nga daw kapag nasa harap mo na mismo ito, lalo na umano at masyado silang nasanay sa Brooklyn Nets na walang depensa sa pinta. Kailangan mo lang nga daw nalusutan ang kanilang perimeter defense at easy 2 points na ito. Laban nga sa Bucks ay nakita natin kung gaano kahirap para sa kanila na makalusot kay Giannis, Lopez at Portis. At fun fact lang mga kaibigan, sa kasaysayan ng Boston Celtics, ang game 1 nila laban sa Bucks ay ang game na may pinakakonting 2-point field goals na nagawa sila. At malaking ang epekto nito sa kanilang game mga kaibigan, dahil hindi nga sila makagawa ng punto sa pinta, na frustrate sila at nasira ang game plan nila offensively. In effect ay nag-attempt na lang sila ng 53 pointers, 84 total shot attempts ang kanilang ginawa buong game, at 50 dito ay nanggaling sa labas. So ngayong alam na nga ng Celtics kung gaano kapisikal ang Bucks at hindi sila katulad ng Brooklyn Nets, makikita nga natin kung paano ba sila mag-a-adjust dito para sa Game 2. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Golden State Warriors at Memphis Grizzlies. Memphis needs to be careful of Warriors next game, yan ang sabi ni Shaquille O'Neal. At ito umano ay sa dahilan na kung tutuusin nga daw ay hindi maganda o kagandahan ang pinakitang game ni Klay Thompson at Stephen Curry. At napatalsik din si Draymond sa first half. At napakaganda na nga daw ng pinakita ni Jaren Jackson Jr. At almost triple-double pa ang ginawa ni Ja Morant. Ngunit sa dulo nga daw ng game ay hindi pa din nila nakuha ang panalo. Definitely medyo hindi kalinisan ang shooting ni Klay at Steph noong Game 1. 14 of 39 lang sila sa field at 8 of 22 naman sa 3 points. Habang si Morant at Jackson Jr. naman ay probably nagkaroon ng best game nila ngayong playoffs individually. Ngunit kinapos pa din nga sila. Ganun pa man, inaasahan ko na ang Game 2 ay magiging mainit ang bakbakan. Madaming trash talk, hard fouls at pikunan dahil palaban nga ang Memphis habang ang Warriors naman ay hindi din aatras. Sino ba sa palagay nyo ang magwawagi? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.